Gemini, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for December 1 to 15, 2024. So if you're interested in private readings, mayroon tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see what's coming to you, Gemini. First half ng December. For Gemini, first half ng December, December 1 to 15. Round and round. I think you will deal with something na parang paulit-ulit ngayong December 1 to 15. Medyo ano to, frustrating kasi maaring may mga bagay ka na nagawa mo na tapos biglang parang feeling mo it's not good enough tapos uulitin mo ulit, no? So pay attention doon sa ginagawa mo, like sa project mo, para hindi mo na kailangan pa ulitin. Exchanging gifts. Oh, merong syempre yung iba sa inyo attend ng mga parties, Christmas parties. You might be exchanging gifts with someone. Yung iba, if you have like parang may wish ka na magkaroon ka ng pet ngayong holiday season, so someone might be gifting you a pet. May magre-regalo sa'yo ng aso, pusa, or kung anumang pet na gusto mo. You're also going to be more imaginative, creative. May mga bagong ideas ka. You're bringing it to life. Oo. Kung ano itong mga ideas mo na to. Yun nga lang kasi pwedeng ma-frustrate ka kasi parang some of you might be perfectionist na tipong kapag may konting mali, sisirain nyo lahat para magsimula ulit. For example, may sinusulat ka sa paper, no, sa papel, tapos naglalagay ka ng notes, tapos biglang nagkamali ka, ayaw mo nang may mali or may bura, so you have to rewrite it again. Okay, so yung iba sa inyo maaring meron kayong mga gagawin ngayong first half ng December na pwedeng mag-waste kayo ng time or magsayang kayo ng oras dahil paulit-ulit nyong gagawin. So, manage your time, your energy para maiwasan or malesen nyo yung mga wasted time, wasted energy. Okay, let's see what else. You have the Seven of Pentacles. This is waiting. Meron ka mga hinihintay. Hinihintay mo yung mga pananim mo na magbunga. Three of Swords. Nako. There's some sort of disappointment for some of you. Maaring meron kayong ine-expect na hindi nyo pa makukuha ngayong first half ng December. This can be money, no, pera, or investment, your loans, na ina-expect mo to dumating pero you might need to wait for a bit. Okay. I also see na maaaring magkaroon ng disagreement with someone. Nakapareho nyo na air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Dahil parang pwedeng hindi pagkakaintindihan sa mga ideas or sa mga gusto ninyo na mangyari. So if you're collaborating with someone, working with someone, like may kasama ka sa project na yan or sa trabaho na yan, so pwedeng magkaroon kayo ng misunderstanding. Some of you pwedeng maging very sensitive during this time, na pwedeng makapagsalita kayo ng bagay na hindi magugustuhan ng other person, na pwedeng makasakit kayo ng damdamin ng iba, or vice versa, merong magsalita na hindi maganda sa inyo. You might feel parang pwedeng maging sensitive ka doon sa sasabihin na yon sa'yo.
But kahit na gano'n, no, I see that you will sort things out. Maayos nyo naman. Okay? So, syempre, take this as parang guide sa'yo na maging aware ka sa mga bibitawan mong salita during these times para makaiwas ka sa conflict with others. Kasi pwedeng mauwi ito sa parang pagka-cut off eh, ng connection mo with someone. Halimbawa, kaibigan mo, katrabaho mo, or even a romantic connection. I also see someone here na nag-expect. Someone who is expecting too much from his or her partner. Na parang hindi niya pala kayang maibigay yung expectations mo. Wow. So, this is transformation. Merong, you are rising from the ashes, Gemini. If you feel na parang something ended in your life nung mga nakaraan, so ngayon ikaw ay nagbabalik. This is just the beginning. Coming to terms. Ayan. I think there's also a peace offering, no? Like what I mentioned sa inyo kanina. Sino man to na makakasamaan nyo ng loob or magkakaroon ng conflict, mare-resolve nyo naman. You will also find time to relax, enjoy. Pwedeng may panahon ka, pagkakataon na makapag-bakasyon or magkaroon ka ng day off na kung saan you will just focus on yourself. Self-reflection. There are things that are changing sa inyo ngayon. Part of that is you transforming yourself. I think itong transformation na to has something to do with your physical self. Pwedeng nagta-transform ka, like you're changing your physical appearance. You're improving, nagkakaroon ka ng glow up, ganyan. Or this is you coming back na mas may inspiration ka ngayon na to make things happen, especially for your creative talents, your skill set. So sa money, career, finances, yung iba sa inyo, I think itong ending na to has something to do with your career, your business, your job. May endings dito. Page of Swords. May realization ka eh, na you want things to be in control. Like, for example, nagtatrabaho sa isang company and you feel like tama na, tapos na, ayaw mo na ng ganong setup, ng ganong kultura. And now you want to be in control of your finances. Pwedeng you will start your own business. Or magkakaroon ka ng ano, parang you will tap into your talents and skills at pwede mo tong pagkakitaan, so you will become self-employed. So sa love life, you have the Tower, the King of Cups, and the Five of Swords. Naku, meron ditong betrayal from someone na ibinuhos mo ang iyong pagmamahal, attention. And then this person, wala eh, parang ano siya eh. I feel like some of you meron kayong naging connection sa isang tao na player. Kumbaga talagang pinaglaruan yung feelings ninyo. And hindi nyo akalain na makakalusot yon. Kaya, grabe, may Three of Swords, tas may The Tower dito, Five of Swords. So, there's definitely betrayal sa isang pwedeng romantic connection, pwedeng sa friend, or someone na malapit sa'yo na pinagkatiwalaan mo. But, ayan o, you will rise above from this situation. Malalagpasan mo yan. Oh, leave the past behind.
hindi mo na hayaan na maapektuhan ka ng nangyari. Kumbaga, lessons learned, 'di ba? And move on. You're going to move on. Prosperity lies ahead for you, Gemini. So may abundance coming in. Be bold and make the first move. So I think itong first move na to is paglalakas ng loob mo na magsimula muli, no? To be on your own, to be more independent. Okay? So that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye.